aking boards, good day. Ngayon, ituturo ko kayo sa pupuntahan nating lugar from Pampanga, San Fernando to Limayong Bataan. Sana samahan niyo ako sa aking biyahe. Bibigyan ko lang kayo ng konting information sa mga lugar nating o sa inyong madadaanan balang araw kung kayo pupunta. Okay, mga aking boards, good luck na tayo papuntang Malanga. Nando tayo. Ayan, yung nakikita nyo ay yan ang pinaka-arko ng San Fernando. City of San Fernando. Giant lanterns. So tayo, paglabas mo dito sa arko ng San Fernando, ito na yung Bacolor. Bacolor, Pampanga. Ito yung dating naging sentro ng kalakalan ng sinauna nung hindi pa na baha ng lahar. Itong Bacolor ang napakayamang lugar noon. So balik ngayon ay mayroon namang mga panibagong mga establishment na at saka dumami na rin. Mabalik na rin ang mga tao dito. Pero malaking pagbabago kaysa noon. Ang makikita nyo itong kalsada na ito ay tambak na ito bago ginawang kalsada. Tambak niya rito ay halos sumabot ng isang poste ang itinambak ng lahar. Kaya ito ngayon siya, mga kayboards, ng ating pinatakmong lugar ay ang Bacolor, Pampanga. Sige, biyahe tayo. Turo ko kayo, mga kayboards, ha? Color Pampanga, napaka-yaman dito din sa mga produktong una sa lahat yung produktong karne. Dito rin yung pinakamarami bumangin ngayon. Marapit lang sa highway siya, kaya halos ang buong Bacolor kasi natatabunan ang lahat. 1990 po. Ito yung nagiging istorya presidente ng Bacolor ay nagsilikas papunta sa iba-ibang kalapit bayan. Kaya napakaraming presidente ng naitayo dito sa lugar ng Pampanga. Bacolor yan. Tulay ng Bacolor dito, halos makikita mo ang tulay na ito ay taas na ito ngayon dahil tulay na ito noon ay natatulay. Bacolor Town Proper, kung kakaliwa kayo dito sa may kanto baba ng tulay, Town Proper siya. Diretso tayo.
Ito yung traffic lights ng Bacolor. Traffic lights yan. Paralog. Paglagpas natin dito, ay pagbaba natin sa tulay, yun ay tinatawag na British Wagwa na siya. Hindi na siya Bacolor. British Wagwa. Okay, pa matugtog tayo para medyo okay lang. Diretso pa lang. Pagbaba mo nito ay bibis. Guwago. Guwago ay napakaraming produkto rin. Pagdating sa mga balengke, isda, manok, maraming pang iba. Mga tao rito sa Guwago ay napakanegosyante. Mga kaiports. Balik sila sa business at ang Guwago ay napakapunitin ang lugar, malapit ang maging city ang Guwago, ang munisipyo ng Guwago kasi ito sa mga nalalapit na maging syudad. Kasis. Marami rito mga pasalubong. Kung gusto nyo makatikin ng masarap na araro. Napakasarap dito sa Guwago. Isa pa, produktong marami mga kakanin. Nakahilig sila sa kakanin dito mga kaimol. Kaya kadalasan ang may sakit dito ay diabetes. Dahil mga matatapis talaga ang mga dito ang kumbok to. Sa kung kakaliwa ka dyan, ayan ang lugar ng kakanan, ay lugar ng Santa Rita. Okay, kung kakaliwa ka, town proper ng Guwago. Ito yung stoplight ng Santa Rita, Guwago, Pampanga. So, tayo, medyo matraffic ng konti dito kasi
dito nagsasalubong yung maraming sasakyan sa lugar na ito. Mga bago pa lang yung mga kalsada dito, mga isang taon pa lang yung kalsada rito na ginawa, ni-repair, kaya makapal na yung semento rito sa kanto ng ano. Kaliwa ka dyan, papunta yan sa may DNR. So, sa gustong maglakad ng mga lupa, ng mga papeles, checking mga titulo. Dito sa kanto na ito, kung kakaliwa ka, abanti ng konti, 1 kilometer, sa bandang kanan, yan ang Department of Natural Environment and Natural Resources, DNR. Kung kakanan ka naman, yan ay papuntang Florida. Florida Blanca. No? Florida Blanca, kung saan nandun ang military base ng Kubasa. Yan. Reports. Lagpasan tayo sa San Antonio. Napagtas na natin ang napakalawak na highway. Bago-bago. Kaya kung ating lalakbayin ito, medyo mahaba rin ito mga kaimports. Pero hindi kayo matatakot o makalamba dahil ang kalsada nito ay punong-puno. Bawat agwat ay merong mga gasoline station. Bawang buhabiyahe kayo galing ng Maynila,
SSM. Ay, hindi kayo magagamba po sa mga gasolina o sa inyong pagsiyar man lang. Marami. Open ang ano dito, ang mga gasoline station. At marami din dito mga kainan, mga records. Masarap na mga kainan. Ayan, dito na. Pwede kayong masarap na mga duboy na pangpangan. So, nakikita nyo, magkabila ang mga gasoline station dito. Napakaganda ang lugar ng pangpangan. Napakalawak. Ito ay, ano na, munisipyo ng Lugaw. Ang Lugaw ay nasa malapit na sa karugtong na ito ng Bataan, mga kaimports. Mula rito, natakbo pa tayo ng halos isang oras kung ang takbo natin ay 80 lang siguro. So, maliban na lang sa mga may mga traffic na konti. Ito, Lugaw ito, mga kaimports. Dito nakatira ang ating dating Pangulo, si Pangulo Gloria Macapagal. At dito rin nakatira. Ito ang town place ng ating governor na si Dennis Pineda. Dito sa Pampanga. Ang kanyang nanay na si Nanay Lilia Pineda. Napakalawak ang lugar ng Lubao at binubuo ito ng napakaraming barangay, mga kaimports. Sige, at patuloy ko kayo mag-inform sa lugar na ito. Kung kayo maglalakbay dito ay dahan-dahan lang sa pagkatakbo dahil ay maraming ano dito, maraming mga nalidisgrasya dahil sa ay napaka-rectis ang panin. Pero mag-iingat naman tayo ay medyo mabawasan. Ito, mga members ang Lubao, Pampanga. Yan. Napakalawak na lugar. Yan. Four lanes ang lugar na ito. Travel ng papuntang Bataan ay napakaganda rito mag joy ride. Nakikita niyo yan mga kaimports, ito yung lugar na saan ang sentro. Dito ang lugar munisipyo ng Lubao. Ayun. Makikita mo sa bandang kaliwa. Kung galing ka ng San Fernando, sa kaliwaan, dyan yung katilang munisipyo. Yan. Katilang munisipyo. At pwede kayong mamaster dyan. Tumingin ng mga paano ginawa. Makakuha tayo ng mga sample ng mga architects. Tuloy tayo mga kaimports. Medyo binisan na lang din ang konti. Kasi makakadali ang mga sasakyan dito. Na halos ang mga sasakyan dito ay makakalo na ujit na mga bilis-bilis. Sobra pa. Ingat lang. Baka mahuli ka dahil bawal sa ating batas yun. Ito ang lugar ng Remedios Lubao, Barangay Remedios Lubao. Ang lugar na ito ay sagana sa tubig. Ang produkto na ito ay mais na karamihan. At marami din sila dito. Iba-iba ang produkto rin.
nasa ng mga produkto ng Cebu ay mga poultry, mga piglets. Produkto dito sa mga panglamang ay kaya maraming silang pang-i-products din. Religious, pagbaba ay San Francisco. Eh, ito yung San Francisco, Lubao, Pampanga. Kung kayo ay may dalang truck o mga forward, bawal po dumiretso dito. Kailangan kakanan kayo. Meron yung tinatawag na bypass para sa mga heavy equipment. Ang pwede lang dumaan dito sa bayan, shortcut kasi ito, ay ang mga light vehicle lang. Okay. Sintro siya. Marami na rin dito mga na ito yung establishment, mga eskwelahan. Ongoing na tayo mga kaimports at maya-maya lang ay ang kasunod ng Lubao ay ang Bataan. Lubao. May mga bangko rin dito. Kung gusto nyo mag-deposit ng mga kilalang bangko, sasabihin ko na mga bangko ni Oro. Metro Bank. Merong Sam Bank. Meron dito mga Bonchar, Pinyolier, Cebuana, Western Union. Meron din dito mga Bank of Florida, Servico, Xavier's Bank. Marami dito ang mga Mercury Drug, 7-Eleven. Lahat ng kailangan mo ay dito. Palawan Pawn Shop. Meron dito ang kilala yung Price Auction. Yan. May Colts. Ito yung Santa Cruz Lubao. Dati napaka-traffic ang lugar na ito dahil marami nang park sa gilid. Nung pinapatupad ng ating pangulo, ang batas ay nalinis naman at sumunod naman ang mga tao. Okay. Sige, diretso lang tayo. Makikita natin dito sa bandang unahan. Magpas ka ng konti, may gasoline station. Andito rin yung pure gold. Gusto mong mga grocery. Okay, ito yung Santa Cruz, Lubao, Pampanga. Ayan. Diretso lang tayo mga K-Corps. Kasi nga na rito sa mga hardware. Maraming ano dito.
establishment at mga kainan din. Diretso lang tayo. Gasoline station dito. Ayan. May mga GR pump. Gusto mo mag-withdraw sa ATM, meron kang mapag-withdraw na dito pa kay Mars. Okay, mga Mars, dito tayo sa dito na tayo Santa Cruz, lagpas na tayo, no? Santa Cruz. Diyan tayo sa lugar na tinatawag na San Isidro. No? San Isidro, Lubao. Pampanga. Kalsada dito ngayon, July 2020. Napalaki pa, meron pa silang ginagawang widening dahil napakarami na kasi talaga ang sasakyan. Pagka 2 lanes lang kasi ay napakahirap. Isa lang yung mga aburiya. Ayun, dami ng lahat ng transportation. Pinapalawak ang sana rin para nga sa ating ekonomiya. Makikita nyo yung barangay Dominic Sabiso, mga matandang Sabiso. Ayan mga landlords, ito yung lugar na sinasabi ko, barangay Nakpao, saan nagtatapos ang bypass ng kalsada na nanggaling doon sa stoplight. Dahil bawal nga lumabas, bawal pumasok ang mga truck sa palengke o sa bayan. Ito yung lugar niya. Ayan, nakikita niyo yung signage. Tulong na po, Hermosa. Pero malayo pa tayo, mga kaibods. Lubao pa rin ito. Matagal-tagal na yung biyahe natin. Napakalawak ang lugar ng mga records. Kaya mayaman talaga ang munisipyo ng Lubao. Sa Lubao.
Take tayo. Bye-bye tayo dito mga billboards. At dito na. Overtake natin yung mga sasakyan na malalaki ng mga sasakyan dito mga billboards. Dahil ito yung gagaling at papunta ng Marabeles Bataan or Bataan either. Kasi andun ang napakaraming produkto na industrial produkto na marami kasi mga paprika figs, garments, shoes, sportswear, lahat. Kaya ating chemicals, water components doon ginagawa sa Bataan. Kaya ang pumapiyahe dito napakarami. Kaya ang kalsada dito mga kaimports ay kailangan matibay. Dahil mabibigat mga heavy equipment yung mga dumadaan dito sa Lubao, Pampanga, Tarongo ng Roman Highway. Yan, mga import, ha? Medyo nalalapit na tayo sa lugar na ito. Yan. Kung inyong natatandaan mga imports, merong isinasagawa ditong Balloon Festival. Air Balloon kung saan dito sa ginaganap sa Pradera dito sa Pradera Golf and Country Club. Yan, Pradera mga imports, ito yung pinaka-entrance na ng Pradera Verde. Dito sinasagawa ang Balloon Hot Air Balloon Festival. Kaya napakaganda mga ka-imports na pumunta kayo rito. Saksihan nyo yung mga sari-saring balon na pinadaluhan ng mga iba't ibang mga bansa dito sa Lubao. Dito nakapwesto ang ating mga governor. Mga project niya malalaki rin at bibigay tulong sa ating ekonomiya. Ito na mga airports. Natatanaw ko na ang airport ng Bataan. Malapit na tayo. Yun. Maya-maya lang ay ayan na. Alam niyo mga airports yung airport na yan. Kaya nangangalahati na yan dahil nung tumama yung malakas na lindol nung nakaraang taon, nung May 2019 May, basta tumama yung malakas na lindol noon na September at ayun 2019 yan, nalaglag yung pinaka-itaas niya, yung para siyang nalaglag yung pinaka-palong niya sa itaas. Dahil siguro sa lakas ng lindol at suma na yung semento na yan. Kaya yan. Sa panahon pa yan ni Governor Lito Lapid mga ka-imports na ginawa yung mga arko na yan. Okay mga ka-imports, dire-diretso tayo. Ayan. Dito na tayo sa Bataan. Ang tawag dito ay sa Balsik. Balsik, Hermosa, Bataan. Iyon yung unang lugar na ating madatnan dito sa Bataan. Hermosa. Unang barangay, Balsik. Dito, matatagpuan natin ang mga grade line ng Napocor. Dito sa Balsik. Makikita nyo mga imports. Gaano kalawak ang kalsada ng Bataan. Ayan. Kalawak ang kalsada ng Bataan. Hanggang dun sa dulo yan mga ka-imports. At hagdad ng ilaw ang bawat poste magkabilaan. Kaya napakaliwanag, napakaganda ng Bataan. Pagpasok mo rito mga ka-imports.
Ito, may checkpoint dito mga ka-imports. Itong July 11, 2020. At ano yan? Para protection din sa mga kababayan dito sa Bataan. Mahirap na kasi baka mayroong COVID, may sakit na dala-dala. Kaya konting inspection lang, baka mayroong mga lumalabas, ayaw. Konting checking lang. Pwedeng pangkalawakan mga imports. Okay, diretso na tayo. Approaching na tayo for next barangay o municipality. Next barangay. Pero municipio yan, mga imports. Ito yung Hermosa, municipality of Hermosa, Bataan. Ay, balsik. Ayun. Nakita nyo mga imports? Sa dulo kung may kidlat, ang makakasalubong din ng malakas na ulan dito. Isang paalala ko sa inyo sa mga baguhan at pupunta ng Bataan, no? Bawal po dito ang magpapatakbo ng over 80 kph. Pag nagpapatakbo po kayo ng sobra ay hinuhuli kayo. Sa mga private vehicle ay 80 lang ang takbo. Sa mga trucks naman ay ang takbo lang ay 50. Sa mga bus ay 50. Sa tricycle, sa single ay 60. No? Kaya mag-ingat tayo mga ka-imports dahil bawal dito sa Bataan ang overspeeding. Meron silang tinatawag ditong regulation sa mga motorista na pinipigilan ang mga nagpapatakbo ng mabilis dahil napakalawak ang kalsada, ay maraming disgrasya ang nangyayari. No? Kaya kontrolado, regulated ang speed dito mga ka-imports, at marami ditong camera sa kalsada ng Roman Highway ng Bataan na malayo pa lang makikita na kayo kung kayo ay nag-overspeed o hindi. Tsaka maraming bantay rito ng mga natin, mga traffic enforcer. Kaya maganda ang Bataan. Well, tawag to, well regulated, well mga camera ang mga kalsada rito mga imports, kaya bawal dito ang overspeed, ang magtapo ng basura sa kalsada, nasa sakyan ka, anumang klaseng basura yan,
bawal yan at bawal mandura, bawal magdura sa kahit anumang lugar. At isa pang pinakabawal ay bawal ang manigarilyo. Mga ka-imports, huwag kayo ng manigarilyo. Pag pumunta kayo ng Bataan, mahuhuli kayo. No? Na mag-ingat kayo mga ka-imports, kung kayo mga dayuhan dito sa Bataan, ay napaka-disiplinado ang lugar ng Bataan. Malinis ang lugar, walang basura, makikita nyo. Sumusunod ang mga tao rito. Bawal din dito ang nakahubad, no? Pag naglalakad ka dito sa highway at nakahubad ka, wala kang pang itaas, bawal na eh, lalo na kung wala kang itaas sa kailalim. Kaya yan yung mga information dito, mga ka-informs, para alam nyo ang gagawin nyo dito sa lugar ng Bataan. Okay, words, at sige, medyo malayo-layo pa tayo mga ka-informs, kailangan natin kumain. Medyo masakit ang aking ulo, ay dito tayo sa aking favorite na food na hindi naman, na pwede naman dito sa Chowking, yung pork dumplings. Yan ang favorito ko mga imports dito tayo sa Hermosa, Bataan. Okay, kanan tayo, drive through and shoot through. Okay, dito na tayo, drive through dito tayo sa CK. Okay, so yung verbs, dito na tayo, order tayo from CK.
bilisan natin. Dapat 80 lang ang takbo mo rito. No? I remind you na pag masok ka ng bataan, laging isipin na 80 lang ang pwedeng itakbo mo sa iyong private vehicle. Sana na Roman Highway. Roman Highway. Okay. Sinuuna ito, mga imports, naabutan ko ito 2000 fine 2004. Napaka-rough road pa yung kalsada rito at two lanes lang at lubak-lubak. Pero ngayon ay napakalaki na ang pagbaba ito, 2020. Halos 90% o 97% natapos na ang kalsada rito. Ayun. Wow, mga records yan. Marami rito sa Bataan, mga imports, mag-subdivision. Kung gusto nyo mag-invest na house and land, dito ka sa Bataan. Napakarami sa division dito. Mura lang. Kung kukumpara mo sa highly urbanized city, kaya ng Maynila, ay mura ito. Tsaka hindi pa masyado polluted yung surroundings, ako relax ka rin sa naman. Lugar na ito ay lugar ng Orani, Bataan. Orani, Bataan ay sa kanan rito ang punuktong dagat, lalo na lamang, talangka, tuyo, pusik. Marami dito mga ka-imports, mga hipon, suko. Mura lang. Dito sa Orani, Bataan. Ano ka rin tayo? Donya. Parang kayo Donya. Bataan. Dito naman sa kaana sa mga putong bukit. At napakarami din dito sa tabing highway ng Orani, mga ka-imports, ang subdivision. Hindi talaga nawawala yan. Mga housing. Pagkabilaan. Pagkarami. At dito rin makikita mo ang lugar na kung saan maraming nagtitinda sa mga tabi-tabi ng mga pang-refreshing. Kaya ng mga buko juice, mga nilagang mais, patid na gutom sa iyong biyahe. Kami dito mga ka-imports, hindi ka magmumutuman dito sa highway pag lalakbay kayo pagpuntang ng Bataan. Ayun, nakita nyo, napakalawak ng kalsada at makali pa ang kapaligiran. So, relax at napaka-nature pa siya tingnan. Bawal dito sa Bataan ang mag-park sa tatlong kalsada. Paalala ko sa inyo, inuhuli kayo pag kayo nagpa-park sa wala sa hustong lugar. Kailangan pag nag-park kayo, wala kayo sa guhit ng kalsada. Wala kayo sa loob ng guhit. Bawal yan. Ito yung Orani. Kung kakaliwa kayo, town proper ng Orani, Palengke. Imports. Okay, dito tayo at dito, tatabi tayo ng konti dito dahil ayoy mananghalian. Mananghalian tayo rito. Natin.
tayo mga kaibords. Hey. Pwede kayong tumabi. Kagaya niyan, nakatabi tayo sa labas tayo ng buhit ng kalsada. Hindi tayo sisitahin ng mga highway patrol. Mga kaibords. Okay? Tabi tayo, no? Okay, magsikain muna tayo. Thank you.
Thank you.